Balik bansa na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang tatlong araw niyang pagdalo sa 42nd ASEAN Summit sa Indonesia. Sa kanyang arrival speech, ibinahagi ng Pangulo ang ilan sa mga natalakay ng ASEAN leaders sa pulong, gaya ng pagkakaisang pagtugon sa food and energy security at climate change. Si Alan Francisco sa detalye. Rise and shine, Alan. I believe that the summit was a success in that it charted the new directions that were initiated by the chairman, President Widodo, and with the concurrence of all the member states. Ganyan isinilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang katatapos lang na 42nd ASEAN Summit sa Indonesia. Sa kanyang pag-uwi sa bansa kagabi, sinabi ni Pangulong Marcos na binigyang diin niya sa mga kasamahang ASEAN leader ang kahalagahan ng pagtataguyod ng international rules-based system. Ipinayag din ng Pilipinas ang commitment nito para sa free trade at multilateral trading system at ang panawagan para sa pagsuporta sa nano-business. Gayun din sa micro, small and medium enterprises at ang pagresponde sa climate change. Tuloy ang pagkakaisa ng rehiyon para tugunan ng food and energy security. Isinulong din ng Pilipinas ang pagsuporta sa community building efforts ng ASEAN. Ilan pa sa napag-usapan sa summit ang tungkol sa security situation sa Myanmar. Gayun din ang hakbang na mapabilang sa ASEAN ang Timor-Leste. During the discussions on the situation in Myanmar, I called for Myanmar to adhere to the 5-point consensus and express support for Indonesia's enhanced initiatives in the implementation of the 5-point consensus. Nababahala si President Marcos sa nagpapatuloy na humanitarian crisis dahil sa gera sa pagitan ng Ukraine at Russia. Lalo't nakaambag ito sa global food and energy insecurity. Ang usapin sa South China Sea ay natalakay rin. On the South China Sea, I reaffirm the Philippine commitment to the peaceful resolution of disputes and advocated for a rules-based maritime order anchored on 1982 UNCLOS. Nakiisa rin si President Marcos sa iba pang related meetings habang nasa Indonesia. Nagpasalamat ang punong ehekutibo kay Indonesian President Joko Widodo dahil sa mainit na pagtanggap nito sa mga delegasyon sa ASEAN Summit. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.